Ganito nagsimula ang mundo. Libo-libong taon nang nakakaraan, walang kalupaan, walang araw, ni walang buwan at ang mga bituin. Ang mundo ay binubuo lamang ng isang malawak na karagatan at ang tanging matatanaw ay tila walang hanggang kalangitan. Unang panahon, walang kalupaan. Sigurado na ako ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga Diyos. Isang malaking biro ang iyong sinambit, kapatid. Alam naman natin na nanggaling lamang tayo sa ating lolo na si Dakilang Kaptan. Kung nabubuhay lamang ang ating mga magulang, siguradong malulungkot sila sa iyong binabalak. Magtiwala lamang kayo sa aking plano, aking mga kapatid. Tiyak na masisira natin ang pinto ng kaharian at mapapasakamayan lahat ng kapangyarihan. Alinsunod sa nakasulat sa akin palad noon pa man. Hindi nyo naman ako bibigawin, hindi ba? Sige na, mapayag na ako. Siguraduhin mo lamang na masusunod ang iyong plano. Hindi naman tayo mapapahamak, hindi ba? Sa tingin ko, sayang oo. Kung ganun, magkita-kita tayo bukas sa aking mga kapatid. Paalam na. Nagkita-kita ang magkakapatid sa harap ng tarangkahan ng kaharian. At sinimulan na nila ang kanilang plano. Nagpakawala si Likaliputan ng napakalakas na puyo ng hangin na bumalot sa kaharian sa buong direksyon. Pashniya! Dahil sa inyong ganit sa kapangyarihan, nararapat lamang sa inyo ang ganitong kaparusahan! Hukbo! Umawa po kayo sa amin! Unti-unting natunaw si Libulat at naging malaking bilog na gawa sa tanso. Ngayon din ang nangyari kay Yadlaw na tila isang malaking bilog na ito. Habang ang malabatong katawan ni Likaliputan ay nahali at tuluyang bumagsak sa karagatan.
Pagkalipas ng natikmang kaparusahan, naiwan ang nag-iisang anak na si Lisuga. Anong ginagawa mo rito? Dahil sa galit, nagpakawala ng kidlat si Kapitan. Na naging dahilan sa pagkawasak ng katawan nito sa pirapirasong pilak. Bumaba si Kapitan sa kaharian at hinati ang dagat. At dito, ginampala niya si Magwayan. Teka lamang, magdandaan ka sa mga bintang mo, Kapitan. Huwag mo akong dadawit sa gulo ninyo. Ako'y may hing natutulog lamang sa aking kaharian. Hindi ba mas maiging mag-imbestiga kaysa magbintan na walang sapat na ebidensya? Minahon ka, kaibigan! Paumanhin! Siguro ay nadala lamang ako ng bukso ng aking damdamin. Maari mo ba akong tulungan na hanapin ang ating mga apo? Tausahin puso na tulungan ka! Ngunit, huli na ang lahat. Sa kabila ng kanilang pinagsamang kapangyarihan, hindi na muli pang maibabalik ang buhay nila. Dahil dito, napagpasyahan nilang bigyan ng liwanag ang bawat katawan na mananatiling kumikislap habang buhay. Ikaw liadlaw sa taglay mong ginto, magsisilbing ang araw na magbibigay ilaw sa buong sanlibutan. Ikaw libulan, ikaw ang buwan na magpapaalala sa gitna ng kadiliman, may liwanag ng makakatiman. Mahal kong Lisuga, sa taglay mong kagandahan, patuloy kang titinghalain sa kalangitan dahil ikaw ang buwid nakikislap sa madiling mundo. At huli, ikaw ligalibutan dahil sa iyong kalapastanganan, walang liwanag na handog para sa iyo. Bagkus, sa iyo magsisimula ang bagong henerasyon ng mga tao. Hindi naglaon, isang halaman na tinatawag na kawayan ang umusbong sa lupa. At mula sa mga sanga nito, nanggaling ang pinakaunang lalaki at babae sa mundo na sina si Kalak at si Kabay. Namuhay silang dalawa sa malaparaisong mundo. Hindi nagtagal, nabiyayaan sila ng tatlong supling na sina Libo, Saman at ang bunsong si Pandagwan. Kalaunan, nagkaroon ng anak si Pandagwan na si Arion. Namuhay silang mapayapa. Hanggang sa... Napalaki nitong akin na huli. Dadaling ko sa kalupa na papakita sa akin. Manahimik. Manahimik ang lahat sapagkat ako'y may papakita. Tingnan nyo. Hindi ba't isa itong napalaking isda? At alam nyo ba kung anong ibig sabihin ito? Siya ay ating titinilain na Diyos. Lahat tayo ay magsiluhod at sambahin ng ating Panginoon. Ano ang kahulugan nito? Titigil nyo yan! Itamo nyo yan sa dagat! Wala kayong ibang sasambahin, kundi kami na lumikha sa inyong lahat. Ngunit kasing laki nyo lamang aking nahuli. At dahil nakayanan ko itong talunin, tiyak na matatalo ko rin kayo. Pashniya! Papahirapan kita ng husto! At kayong mga tao, ikakalat ko kayo sa iba't ibang bahagi ng mundo bilang kaparusahan sa inyong walang paggalang. Marami ang naisilang na bagong henerasyon pagkatapos ng pangyayaring iyon. At ang mundo ay naging tirahan ng mga tao. Hindi naman nawala ng buhay si Pandagwan. Pagkalipas ng 30 araw, nanumbalik ang kanyang lakas. Ngunit ang kanyang balat ay nagkulay itim dahil sa kidlat at ang kanyang lahi. Simula noon ay naging itim ang balat. Si Aryo, ang kanyang unang anak na lalaki na mula sa Hilaga, ay naisilang bago pa man naparusahan ang kanyang ama. Kaya siya ay nanatiling puti ang balat, gayon din ang kanyang lahi.
Sina Libo at Sama naman ay naidala sa Timog kung saan tinusta ng mainit na araw ang kanilang balat. Dahilan upang sila at ang kanilang naging lahi ay nagkaroon ng morenong balat. Ang anak na lalaki ni Saman at ang anak na babae ni Sikalak ay naniraan sa silangan kung saan nagkaroon ng kakulangan sa pagkain, kaya't napilitan silang kumain ng putik. Dahil dito, nagilala ang kanilang lahi sa dilaw na kulay ng balat. At dito nagtatapos ang kwento sa pagkabuo ng mundo at ng tao.